Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I am Jet Padres. And I'm Mish Padres. For today's video, mag-uusapan po natin ngayon ang timeline namin. Kung ilang months ba inabot ang application namin at kung magkano lahat-lahat ang nagastos namin simula ng pag-launch ng application hanggang sa nakarating kami dito sa Canada. Yes po, nais ko pong pasalamatan ulit ang aking kaibigan na si Matt Cordell na tumulong at nag-guide sa amin nung magpapasa pa lang kami ng application. Tol, maraming salamat. God bless. Thank you po, Sir Matt. Ito pong isi-share po namin sa inyo ay para magkaroon din po kayo ng guide sa application ninyo. Pero bago po ang lahat at kung bago ka pa lang sa aming channel, please like, share, subscribe for more updated videos. Okay, simulan muna natin sa timeline. So, nag-lodge po kami ng application namin after New Year, January 3, 2021. So, naisipan namin yon na mag-lodge kami after New Year kasi inisip namin na, bagong taon. Oo, bagong taon. Baka may bagong blessing na mangyayari sa amin, sa application namin. So, yun na nga po, after nung pag-lodge ng application ng January 3, so January 4, may biometric request na kaagad. Then, nag-decide ako na January 8 ako magpa-biometrics. Mag-i-email muna sila sa inyo every time na may bagong update sa GCKey account ninyo. Ang bilis pala, no? One day lang may biometric request na kaagad. Nung nagpa-biometrics ka ba, one day lang din ba ang inabot? Oo, mabilis lang yon. At one day lang nung time na nagpa-biometrics ako. Kwento ko lang ha, nung time na yon. Alam mo ba, sobrang kaba ako noon. Kasi akala ko, yung katulad sa mga movies na yung interviewin ka talaga, ganun. Tapos yung visa denied ka na, ganun. So, talagang kinabahan ako ng time na yun. Mas kinabahan pa nga ako sa biometrics kesa sa medical. Speaking of medical, ilang araw naman bago nagkaroon ng medical request? Bali, noong February 1, 2021, nagkaroon na kami ng medical request. 23 days noong nagkaroon kami ng medical request after biometrics. After 7 days, may bagong update na naman. Yun ang submission confirmation. Noong time na nagkaroon ako ng medical request, hindi kaagad ako nagpa-schedule. Noong time na gusto ko nang magpa-schedule, na gusto kong date, hindi na available yung date. Pero nakapagpa-schedule pa rin naman ako ng February 26, 2021. Bali, hindi natuloy yung medical na yun kasi biruin nyo, 7 days before the medical, nagkasakit yung anak ko, tapos nahawa din ako, ubos sipon, ganyan. So, ang ginawa ko, kinansel ko na muna yung medical namin. Nalungkot ako noon at naisip ko na lang na everything happens for a reason, na may plan si God para sa amin. Siguro kung tinuloy namin yung medical namin, baka magkaroon pa ng problem, ganyan. Ako nga rin, medyo nalungkot ako nun dahil gusto ko na kayong makasama. At nag-aalala din ako dahil kasagsagan pa naman ng COVID. Ang hirap magkasakit. Oo, sinabi mo pa. So, ang ginawa ko noon ay nagtansya na lang ako ng araw kung kailan alam kong magaling na kami. So, nagpa-reschedule ako noong March 18, 2021. At buti na lang ay nakapagpa-schedule ako kaagad. Kasi pang 45 days na namin noon nung simula nung nakareceive kami ng medical request. Buti na lang 90 days yung binigay nila sa amin. Kasi may validity yung kung kailan ka binigyan ng request, kailangan makapagpa-medical ka na. Oo, after 90 days. Oo. So, ngayon ata, ang alam ko parang 30 days na lang yata yung binibigay nila ngayon na dapat makapagpa-medical ka na within 30 days. Ah, ganun pala yun. Swerte pa rin natin dahil 90 days yung binigay sa atin. After nung medical nung March 18, 2021, pinasa ng IOM ang medical result namin sa IRCC noong March 31, 2021. Then, noong April 1, kinabukasan, nag-appear na kagad sa GCKey namin na medical pass na kami ng anak ko. Wow, ang bilis naman pala. Nakaka-excite kapag mayroong bagong update, ano? Pero hindi ako nag-expect talaga kung
Meron bang bagong update o wala? After medical pass, ano naman kasunod na? Yun na yung nakareceive ako ng correspondence letter at passport request letter noong April 16, 2021. So, pinasa ko yung passport namin sa BFS or Visa Application Center noong April 19, 2021. Then, after 5 days, nakareceive ulit ako ng update sa GC Key noong April 23, 2021 na approved na talaga at may visa na yung passport namin. Makikita mo sa GC Key account na complete na lahat ang nakalagay doon. Na okay na yung eligibility, yung biometrics, medical pass na. Sa pinakababa, nakalagay na doon yung approved na yung application ninyo. At padating na yung passport ninyo. Na ibig sabihin, may tatak na siya, may visa na siya. So, after kung ipasa yung passport namin, 5 days lang dumating na yung passport namin na may visa na. Tapos na po tayo sa timeline. Pasensya na po at medyo napahaba po ang pagkukwento namin kasi na-excite po kami at masaya po kami na nai-share po namin sa inyo ang mga experiences po namin. Ito pong share po namin sa inyo ay base lamang po sa na-experience po namin, yung sarili po naming timeline. Hindi po ibig sabihin na ganyan din po ang magiging timeline ninyo. So, kasi iba-iba. Oo, iba-iba. Kasi merong mabilis ang processing time at meron ding mabagal ang processing time. Makikita nyo po kung ilang months po inabot ang application namin. Pag-usapan naman natin ngayon kung magkano ang ginastos namin bago makapunta ang mag-ina ko dito. Sa pag-process naman ng application namin, ang binayaran namin is 440K tumbas ng 17,000 peso sa Pilipinas. So yung 17,000 plus po na yon ay kaming dalawa na po ng anak ko yon, yung open work permit at saka temporary resident visa. Yun lang po ang binayaran namin. So, ang mura po, di ba? And then, sa medical naman is 13,000. Then, kami dalawa na rin. Dalawa na kayo. 10,000 sa akin at 3,000 sa anak ko. Lahat-lahat na yun. Sa pagpasa naman ng passport, ang nagastos namin is 1,326 pesos. And then, sa RT-PCR naman is 5,000 pesos. Ako lang po yun, yung 5,000 na yun. Kasi, hindi pa required na mag-RT-PCR yung ano ko dahil 3 years old pa lang siya noon. And then sa hotel quarantine naman is 43,875. 3 days na po yun. So, nung time na yun, meron pa talagang 3 days hotel quarantine. Sa hotel po, yun na po lahat yun. Kasama na po yung food. And then sa ticket naman is 50,000 pesos. So, dalawa na sila ng mag-ina ko. Sa service naman, yung sa van is 5,000 pesos kasi medyo malayo kami. Pampanga to Manila. At po nang nagastos namin is 135,361 pesos. So, yun na po yung kabuuan na nagastos po namin. Pero kung isasama mo pa yung ibang mga gastosin, like yung, syempre, yung pagbili ng maleta, mga pasalubong, And then yung pagpunta nyo sa Manila, pagpunta-punta, dahil kasagsagan ng COVID. O siguro mga abot, siguro yan ng mga 150,000. Yan natin pag-usapan ang mga nagastos natin. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo at buo ang pamilya natin. Yun naman ang pinaka-importante sa akin. Oo naman. At kung may natutunan ako sa experience at topic natin ngayon, ay yung matuto tayong maghintay at huwag masyadong mag-expect. Kasi ganyan ang ginawa ko noon. Yung nabibigla na lang ako na may good news na. Yung hindi ko binibilang kung ilang days na ba or ilang months na ba yung application namin. Basta go with the flow lang. Kung ano na-excited na. Oo, kung ano yung will ni God para sa akin. Tama, at huwag tayong sumuko sa mga bagay-bagay. Kung mag-field man tayo, kailangan natin bumangon ulit. Gaya ng application namin, hindi kami sigurado kung magiging successful ba o hindi. Basta sinubukan lang namin, kung mag-field man, edi mag-try ulit. Pero sa awa ng Diyos, ay naging successful naman. Dito na po nagtatapos ang kwentuhan natin. Kung may natutunan po kayo sa topic na ito, please like, share, subscribe. And click the bell button for more updated videos. So, abangan nyo po ang part 2. Pag-uusapan po natin yung mga requirements sa pag-a-apply ng spousal open work permit and temporary resident visa. Thank you po sa mga subscribers po namin. 2,674 subscribers na po tayo, guys. Maraming salamat po sa inyo sa pag-support niyo sa amin. God bless po sa inyo lahat. Keep safe. Bye.